Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ang layunin ng paghahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanang ipinahayag ni Jesucristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesya nito, at tumutupad sa nasusulat dito. Sapagkat malapit na itong maganap. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa lalawigan ng Asia. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Tingnan niyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayunawa. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan, at darating. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noon ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at nagpatotoo ako para kay Jesus. Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita, at ipadala mo ito sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao, na nakasuot ng mahabang damit, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe, at ang kanyang mga mata'y parang apoy na nagliliyab. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay, at lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas. At ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhi ngayon at mananatiling buhi magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Tungkol naman sa hiwaga ng 7 bituing hawak ko sa aking kanang kamay at sa 7 ilawang ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matiyagang pagtitiis.
Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol, at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa'yo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmirna. Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas, ang namatay at muling nabuhay. Alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Judyo, ngunit ang totoo, sila'y mga kampon ni Satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka! Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok, magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Pergamo. Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabila'y may talim. Alam ko kung saan ka nakatira sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin, kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin dyan sa kalagitnaan niyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo, may ilan sa inyo, na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapit. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuruan ng mga Nikolaita. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako dyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan, na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Tiatira. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtityaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo, pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Darana sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan.
Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiatira na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinapagawa ko, hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibinibigay ko ito kung paanong ibinigay ito sa akin ng Ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong Espiritu ng Diyos at ng pitong bituin. Alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami, ikaw ay buhi, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka. Palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo, upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan na gaya ng isang magnanakaw, at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit, kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti, at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya, at walang makakapagbukas ng anumang sinasarhan niya. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita, at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Tingnan mo! Palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas na nagpapanggap ng mga Judyo, ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon. Kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo, upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos, at hinding-hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita,
Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pagkatapos kong masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko sa langit ang isang buks na pinto. At narinig ko ang tinig na parang tunog ng isang trompeta, na ang sabi sa akin, umakyat ka rito, at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono, ang isang nakaupo roon. Ang anyo niya ay maningning na parang mahahalagang batong jasper at cornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa'y may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 Espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhi na nilalang, na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhi na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, tulad sa mukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-apat. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang 4 na buhi na nilalang sa nakaupo sa trono, na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatirapa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan. Sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakabalumbon na may sulat sa loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyarihang anghel na nagtanong ng malakas, Sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa balumbon? Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa, o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman yon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman yon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matatandang pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo.
Ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David ay nagtagumpay, at may karapatang mag-alis sa pitong selyo at magbukas sa kasulatang nakabalumbon. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhi na nilalang ang isang korderong nakatayo na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong daigdig. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakabalumbon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na buhi na nilalang at ang 24 na matatandang pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na punang insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka, at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing mahalika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libu-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na buhi na nilalang at sa matatandang pinuno. Umaawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat. Tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. At narinig kong umaawit ang bawat nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Sa nakaupo sa trono, at sa kordero. Ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan. Magpakailanman. At sumagot ang apat na nilalang na buhi, Amen. At nagpatira pa ang matatandang pinuno at nagsisamba. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa pitong selyo, at narinig kong sinabi ng isa sa apat na buhi na nilalang, sa tinig na sinlakas ng kulog, halika. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhi na nilalang, halika. Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhi na nilalang, halika. Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhi na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal na hari na lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig kong sinabi ng pang-apat na buhi na nilalang, halika. Isang kabayong maputla ang nakita ko, at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot, at mababangis na hayop sa lupa. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas,
O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat. Gaano pa katagal bago niyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila, at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon, hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod, na papatayin ding tulad nila. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo, at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yungid na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan niyo kami at ikublin niyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makakatagal sa harap nito? Pagkatapos nito, may nakita akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhi. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan, 144,000, 144,000, buhat sa 12,000 ng Israel. Tig 12,000 mula sa bawat lipi ng Israel, Judah, Reuben, Gad, Asher, Neftali, Manases, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Jose, at Benjamin. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatandang pinuno, at ng apat na nilalang na buhi. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Na nagsasabi, Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti, at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupop sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man, hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Nang alisin ng kordero ang 17 selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng halos kalahating oras.
Pagkatapos nito ay nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trompeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso, pinuno ito ng apoy mula sa dambana, at inihagis sa lupa. Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat at lumindol. At humanda ang pitong anghel na may pitong trompeta upang hipan ang mga ito. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat. Siyam namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo, at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Umait ang ikatlong bahagi ng tubig, at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipan ng ikaapat na anghel ang kanyang trompeta, at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ang ikatlong bahagi ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim. Kalagim-lagim. Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trompetang hihipan ng tatlo pang anghel. Hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta, at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukanan ng napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay, at may lumabas na makapal na usok, tulad ng usok ng malaking horno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Mula sa usok ay may naglabasang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang tulad ng sa mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikipagdigma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto, at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok, at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib, at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karwaheng hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila'y ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa wikang Griego ay Apollyon.
Nakaraan na ang unang lagim, dalawa pang lagim ang darating. Hinipan ng ika-anim na anghel ang kanyang trompeta, at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa ika-anim na anghel na may trompeta, kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Euphrates. At pinalaya ang apat na anghel upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan, talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at tang ito. Narinig ko na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon, 200 milyon. Sa aking pangitain ay nakita ko ang mga kabayo, at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng safiro, at dilaw na parang asupre. Ang mga ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, at ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asupre. Ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng tatlong salot na ito, ang apoy, usok at asupre na nagmula sa bibig ng mga kabayo. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang mga bibig at mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay parang ahas na may ulo, na siyang ginagamit nila sa pananakit ng tao. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man. Ni hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. Pagkaraan nito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at parang mga haliging apoy ang kanyang mga binti. May hawak siyang isang maliit na aklat na nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa, at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya, at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 7 kulog. Isusulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, "Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mo nang isulat." At itinaas ng anghel na nakita kong nakatuntong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay. At nanumpa sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman na siyang lumikha ng langit, lupa, dagat, at ng lahat ng naroroon. Sinabi ng anghel, "Hindi na magtatagal." Sa araw na hipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit, "Lumapit ka sa anghel na nakatuntong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang aklat na nakabukas." Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang aklat. Sinabi niya sa akin, "Kunin mo ito at kainin, mapait yan sa sikmura, ngunit sa iyong bibig ay kasintamis ng pulot pukyutan." Kinuha ko nga mula sa kamay ng anghel ang maliit na aklat at kinain ko ito. Matamis nga yon, parang pulot pukyutan sa bibig, ngunit nang malunok ko na ipumait ang aking sikmura. At sinabi nila sa akin, "Kailangang ipahayag mong muli ang mga propesya tungkol sa mga tao, bansa, wika, at mga hari." Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabihan, "Tumayo ka, at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos."
Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Isusugo ko ang 20 saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw ay ipahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. Ang mga saksing ito ay ang 20 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong para ay mamamatay ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. At ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang pataling hagang pangalan ay Sodoma o Egipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika, at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Pagkalipas ng 3 araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Nang oras ding iyon ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Natapos na ang 2 at ang 3 ay malapit na. Pagkatapos ay hinipan ng 7 anghel ang kanyang trompeta, at sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, "Ang paghahari sa salibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman." At ang 24 na matatandang pinuno na nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kasalukuyan at ang nakaraan. Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan. At nagpasimula ka ng maghari. Galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo. Dahil dumating na ang panahon ng iyong put. Ang paghatol sa mga patay. At pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo. At sa iyong mga hinirang, sa lahat ng may takot sa iyo. Dakila man o hamak. Panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang kaba ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol at umulan ng batong yelo. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan, at ang ulo'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo.
Inalagkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon, at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin, araw at gabi, sa harapan ng Diyos. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos, at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan dyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasin nyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya alagaan sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Mula sa kanyang bibig ang ahas ay naglabas ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Subalit tinulungan ng lupa ang babae. Bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na inilabas ng dragon mula sa kanyang bibig. Sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. At ang dragon ay tumayo sa dalampasigan. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. May korona ang bawat sungay nito, at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo, ang mga paa nito ay tulad ng mga paa ng oso, at ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat na nakamamatay, ngunit ito'y gumaling. Namangha ang buong daigdig sa nangyaring ito, at nagsisunod sila sa halimaw. Sinamba ng lahat ng tao ang dragon sapagkat ibinigay nito ang kanyang kapangyarihan sa halimaw. Sinamba rin nila ang halimaw at sinabi nila, "Sino ang katulad ng halimaw? Sino ang makakalaban sa kanya?" Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ang halimaw, lumapastangan sa Diyos, at maghari sa loob ng 42 buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon.
Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos, at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika, at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay, bago palikhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y pag-aari ng korderong pinatay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga, ang itinakdang mamatay sa tabak ay sa tabak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. At nakita ko ang isa pang halimaw na lumilitaw mula sa lupa. May dalawang sungay ito na tulad ng mga sungay ng isang batang tupa, ngunit nagsalita ito na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng sugat na nakamamatay, ngunit gumaling na. Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw, nagpaulan siya ng apoy mula sa langit, at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit nabuhay. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan yon. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666, 666. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama ang 144,000 tao, 144,000. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng rumaragasang tubig at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at sa harap ng apat na nilalang na buhi at sa harap ng matatandang pinuno. Walang matututong umawit sa awit na yon, kundi ang 144,000 tinubos mula sa daigdig. Ito ang mga lalaking na natiling walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae. Nanatili silang mga birhen. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika, at bayan. Sinabi niya ng malakas, "Matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin niyo siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin niyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat, at mga bukal ng tubig." Sumunod naman ang ikalawang anghel na nagsasabi, "Bumagsak na. Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia, na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang kahalayan." At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw,
sinumang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay painumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, at nananatiling tapat kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig, na nagsasabi, "Isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon." At sinabi ng Espiritu, "Totoo nga silang pinagpala. Magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa." Tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap, at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao, may suot na koronang ginto, at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo, at nagsalita ng malakas sa nakaupo sa ulap, "Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang anihin sa lupa." Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit, at ginapas niya ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit, may hawak din itong matalim na karit. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, "Gamitin mo na ang iyong karit, at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na ang mga ito." Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas, at inihagis sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng lungsod ang mga ubas, at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro, at 5 talampakan ang lalim. Nakita ko rin sa langit ang isa pang kakaiba at kagilagilalas na palatandaan, may 7 anghel na may dalang 7 salot. Ito ang mga panghuling salot sapagkat dito matatapos ang puot ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng bilang nakatumbas ng kanyang pangalan. Nakatayo sila sa tabi ng dagat na kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos, at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa, O Hari ng mga bansa. Matuwid at totoo ang iyong mga paraan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo. Sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Pagkatapos nito ay nakita ko ring bumukas ang templo sa langit, ang toldang tipanan. Lumabas mula sa templo ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit na malinis at nakakasilaw sa kapusyan, at may gintong pamigkis sa dibdib. Ibinigay sa kanila ng isa sa 4 na nilalang na buhi ang 7 mangkok na ginto na punong-puno ng puot ng Diyos, na siyang nabubuhay magpakailanman. Ang templo ay napuno ng usok na nagmumula sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos, at walang makapasok sa templo hanggat hindi natatapos ang 7 salot na dala ng 7 anghel. Mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel,
Humayo na kayo at ibuhos niyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. At nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao, at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, "Ikaw ang matuwid, na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal. Sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito, ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta, ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila." At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo." At ibinuhos din ng ika-apat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw, at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdila sa kirot ang mga tao. At sinumpa nila ang Diyos ng langit, dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. At ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo! Ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo, "Naganap na." Kumidlat, kumulog, at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likhain ang tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod, at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa, at nabagsakan ang mga tao. At nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Pagkatapos, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin, at sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig." Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito,
at ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. At napasailalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu, at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babilonia, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos at sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. Nanggilalas ako nang makita ko siya. Bakit ka nanggilalas? Tanong sa akin ng anghel. Sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhi noong una, ngunit patay na ngayon, muli itong lilitaw buhat sa napakalalim na hukay at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa, na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa nang likhain ang sanlibutan, ay manggigilalas kapag nakita nila ang halimaw, sapagkat pinatay na siya, ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan, ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinaupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa, at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. At ang halimaw na buhi noong una, ngunit ngayon wala na ay isa sa 7 hari, at siyang magiging 8. Siya ay patungo sa kapahamakan. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa naghahari, ngunit bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Iisa ang layunin ng 10 ito, at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili, at tapat na tagasunod. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mong mga tubig na kinaupuan ng babae, ay mga lahi, mga bansa, at mga wika. Ang 10 sungay na nakita mo, at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito, at iiwan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman, at susunugin siya. Inilagay ng Diyos sa kanilang puso na isagawa ang kanyang layunin nang sila'y magkaisa, at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihang maghari hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Sumigaw siya ng napakalakas, bumagsak na. Bumagsak na ang makapangyarihang Babilonia. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon, at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa, at ang mga mangangalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babilonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan,
upang hindi ka maparusahang kasama niya. Sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya. At hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin niyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Punuin niyo ang kanyang kopa. Nang inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa iba. Kung paano siya nagmataas at nagpasasa sa kalayawan. Palasapin niyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighetyan. Sapagkat lagi niyang sinasabi, ako'y nakaluklok na isang reyna. Hindi ako biyuda. Hindi ako magluluksa kailanman. Dahil dito, daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw. Sakit, dalamhati, at taggutom. At tutupukin siya ng apoy. Sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya, at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya, habang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lungsod. Tatayo sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, kalagim-lagim. Kalagim-lagim ang dakilang Babylonia, ang makapangyarihang lungsod. Sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa kanya. Dahil sa kanya'y tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga telang lino, seda, telang kulay ube at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal, at marmol. Wala nang bibili ng kanilang sinamon at mga pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka, at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin, at maging kaluluwa ng tao. Wala na ang lahat ng mga bagay na hinangad mo. Ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan, ay naglahong kasama mo, at hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na iyon sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangis sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati nadaramtan siya ng lino at telang kulay ube at pula, at napapalamutsian ng mga alahas, ginto at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahong lahat iyon. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero, at mga tripulante ng mga sasakyang pandagat, at lahat ng nangangalakal sa dagat. At tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ang usok na nagmumula roon, walang katulad ang katanyagan ng lungsod na iyon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis, kalagim-lagim. Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan. Ngunit sa loob lamang ng isang oras ay nawalan ng kabuluhan. Magalak ka, o langit, sa nangyari sa kanya. Magalak kayo, mga hinirang ng Diyos, mga apostol at mga propeta, sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Pagkatapos, isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato at inihagis iyon sa dagat. Sinabi niya, ganito karahas ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia, at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig ng mga mang-aawit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, plauta at trompeta. Wala nang makikita sa kanyang mga manggagawa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal.
sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mangangalakal at binaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. At natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang, at ng lahat ng pinatay sa daigdig. Pagkatapos nito, narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, Alleluia! Ang kaligtasan, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpasam sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, Alleluia! Walang tigil na tataas ang usok na mula sa nasusunog na lungsod. Ang 24 na matatandang pinuno at ang 4 na nilalang na buhi ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, Amen! Alleluia! May nagsalita mula sa trono, Purihin niyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa Kanya. Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong ng rumaragasang tubig at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Alleluia! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, Isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Idinugtong pa niya, ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya, ngunit sinabi niya sa akin, Huwag mong gawin yan. Ako may aliping tulad mo at tulad ng iyong mga kapatid na nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang pagpapatotoo tungkol kay Jesus ang diwa ng propesya. Pagkaraan nito'y nabuksan ang langit, at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya ng malakas at tinawag ang mga ibon sa himpapawid, Halikayo, at magkatipon para. Sa malaking handaan ng Diyos, kainin niyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo, at ng kanilang mga sakay. Kainin din niyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, hamak at dakila. At nakita kong nagkatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito.
Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhi sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Ang kanilang mga hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo. Nabusog ng husto ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara, at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. At nakakita ako ng mga trono, at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan, sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ang kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampo ni Satanas. At ang Diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan, at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa.
Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, "Tingnan niyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila, at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay." Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Pagmasdan niyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo, sapagkat maasahan at totoo ang mga salitang ito." Sinabi rin niya sa akin, "Naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamta ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya, at siya na may magiging anak ko. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y salawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puon ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, "Halika, at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng jasper, at sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal, mataas at may 12 pinto, at sa bawat pinto ay may isang anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel, isang pangalan bawat pinto. May 3 pinto ang bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, gayon din ang mga pinto at ang pader nito. Parisukat ang ayos ng lungsod, kung ano ang haba, ganoon din ang luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod, at ang lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 kilometro ang haba at ang luwang, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong jasper ang pader, at ang lungsod ay lantay na gintong kumikinang na parang kristal. Ang saliga ng pader ay pun ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Jasper ang una, safiro ang ikalawa, calcedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat. Onis ang ikalima, cornalina ang ikaanim, crisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topaz ang ikasyam, crisopraso ang ikasampu, jacinto ang ikalabing isa, at amatista ang ikalabindalawa. Perlas ang 12 pinto, bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod,
sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao, at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon, at hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng kordero. At umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha, at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila, at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesya na nasa aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin yan. Ako may aliping tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, halikayo. Lahat ng nakakarinig nito ay magsabi rin, halikayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang baya. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito,
Sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga. Darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Naway makamtan ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Amen.